Mga alituntunin sa road safety. Sundan ang nakatakdang speed limit na 40 km per hour habang nasa loob ng Luisita Industrial Park. Ang mga nagmamaneho na napatunayang nasa impluensya ng alkohol at droga ay papatawang na nararapat na parusa ng awtorisadong kinatawan ng LRC. Ipapaalam din ang paglabag sa employer at sineserbisyong lokator. Ang walang ingat na pagmamaneho na magriresulta sa pagkasira ng kahit anumang pag-aari, pagdulot ng pinsala sa kahit sino mang nagtatrabaho o bumibisita sa LIT. Ipinagbabawal ang pag-angkas ng mahigit sa isang pasahero o bata para sa mga nagmamotorsiklo. Ang mga helmet ng mga motorsiklo ay kailangan may import commodity clearance sticker mula sa Bureau of Product Standards, alinsunod sa Section 5 ng naturang batas. Naturang batas na nagsasaad sa tamang gamit at kondisyon ng mga motor vehicle accessories tulad ng tires, brakes, horns, headlights, taillights, stoplights, motorcycle and other vehicle lights, windshield wiper, use of red flag, and mufflers. Seatbelts Use Act of 1999 o RA 8750. Ang batas na ito ang nagpapatupad ng paggamit ng seatbelts para sa lahat ng pampribado at pampublikong sasakyan. Hindi pinahihintulutang pumasok sa loob ng LIP ang mga sasakyang may sira, pinasadyang pyesa at kulang na accessories tulad ng motorcycles na may lowered chassis, shortened handlebars, no side mirrors, bullet, substandard tires, no seats, at iba pa. Ang mga nagmamaneho ng motorsiklo, e-bike, at bisikleta ay dapat gumamit ng motorcycle lane. Ang mga nagmamaneho ay mahigpit na pinagbabawalan na gumamit ng cellphone o mga katulad na electronic gadgets habang nagmamaneho. Illegal parking sa pagitan ng 5 metro mula sa isang intersection. 4 na metro mula sa bukana ng isang pasukan ng kumpanya. 4 na metro mula sa isang fire hydrant. Sa harap ng isang pasukan o gate. Sa kahabaan ng LIP main road. Kahit saang may paskil o karatulang, no parking. Pagsasawalang bahala ng mga traffic signs. Pagpapasakay ng mga pahinante sa itaas ng cargo o bubong ng sasakyan. Pagsasakay ng pasaherong nakasabit sa sasakyan. Pagmamaneho ng salungat sa daloy ng trapiko o pagsalungat. Pagpasok sa one-way road. Paghambalang sa gitna ng daan at pagiging sanhi ng pagsikip o hindi pagdaloy ng trapiko.
pagmamaneho ng mga paso o walang lisensya, hindi pagdadala ng lisensya o rehistro ng sasakyan, pagdadala o pagkakaroon ng alak o ipinagbabawal na gamot habang nasa loob at paligid ng LIP, mga sasakyang hindi rehistrado sa LTO, pagparada sa kabaan ng LIP Main Road, paggala at pagkakalat sa loob ng Industrial Park, mga sasakyang sira-sira at smoke belchers, mga sasakyang may maingay na mufflers, bullet at modified na tambutso, pagpapatugtog at pagbusina ng sobrang malakas, mga nagmamaneho ng naka-shorts, sando at tsinelas. Kailangan ding gamitin ang mga loading at unloading zones sa loob ng LIP. Pagtangging magsakay ng mga pasahero ng mga rehistradong shuttle. Pagmamaneho ng right-hand drive vehicle. Paggamit at paglagay ng kahit anumang instrumentong makakapigil upang makita ang plaka ng sasakyan, gaya ng mga plate covers, maliwanag na LED vehicle lights, o mga commemorative plates. Ang LIP vehicle sticker ay ilalagay lamang sa itinakdang lugar o pwesto ng isang autorisadong kinatawan ng LRC. Ang sinumang lalabag dito ay magmumuta ng 5,000 piso at ipagbabawal ang pagpasok ng sasakyang ginagamit sa loob ng LIP sa loob ng 3 taon. Ang sinumang lalabag dito ay magmumuta ng 5,000 piso at ipagbabawal ang pagpasok ng sasakyang ginagamit sa loob ng LIP sa loob ng 3 taon. Ang LIP vehicle sticker na pansamantalang inilagay lamang ay kukumpiskahin. Ang LIP vehicle sticker ay valid o may visa lamang hanggang katapusan ng bawat taon. Ang mga delivery vehicles ay dapat nababalutan ng safety net o canvas. Bawal ang overloading ng mga kargamento at pasahero sa mga delivery at service vehicle. Ipinagbabawal ang pagsakay ng mga pasahero sa ibabaw ng delivery vehicles o sa ibabaw ng mga kargamentong gagamitin. Ang construction o seasonal pass ay non-transferable. Paglabag sa mga patakaran sa pagpoproseso ng aplikasyon ng LIP vehicle sticker. Pandaraya o falsifikasyon. Pagsusumite ng mga dinayang dokumento. Forgery. Pagsusumite ng mga ginaya o dinayang pirma mula sa mga representatives ng mga LIP locators. Pandaraya o pangungopya ng mga resibo ng Luisita Land Corp o kahit anong mga ahensya ng gobyerno. Danger warning signs. Nagpapakita ng mga babala at panganib na maaaring maranasan habang nagmamaneho sa kalsada. Priority signs. Nagpapakita ng mga nararapat gawin kapag umaabot sa mga natatanging bahagi ng kalsada gaya ng intersection, junction, merging lanes at mga mahalagang establishmento gaya ng ospital, eskwelahan at simbahan. Prohibitory o regulatory signs. Nagpapakita ng mga alituntuning dapat sundin ng mga motorista, gaya ng maximum at minimum speed limit, parking regulations at loading and unloading rules.
mandatory signs. Nagpapakita ito ng mga dapat gawin ng mga motorista kapag umabot sila sa mga natatanging bahagi ng kalsada, gaya ng motorcycle lane, PUB lane, emergency, fire lane. Information facilities o service signs. Ito ay nagpapakita ng mga pangalan ng mga malalapit na lugar o establishmento. Mga kaporsahan o multa sa mga paglabag sa mga nabanggit na patakaran. Road safety. First offense, 1,000 pesos. Second offense, 3,000 pesos. Third offense, 5,000 pesos. And vehicle ban from entering the industrial park for 1 year. Road restrictions. First offense, written warning. Second offense, 1,000 pesos. Third offense, 3,000 pesos and vehicle ban from entering the industrial park for 1 year. For LIP vehicle sticker and constructional seasonal pass, penalty for any violation on the rules or misuse of the LIP vehicle sticker and construction seasonal pass shall be ground for its revocation, cancellation, and a penalty of 5,000 pesos. Punan ang mga espasyo para sa pangalan, address sa bahay, contact number, pangalan ng kumpanya, employee ID number, department o unit na kinabibilangan, address ng kumpanya, contact number at contact person ng kumpanya. Sa vehicle details, punan ang espasyo para sa uri ng sasakyan, plate number, sino ang may gawa ng sasakyan, kulay ng sasakyan at kung pagmamay-ari ninyo ang sasakyan. Kung sakaling hindi, pakilagay lamang ang pangalan ng may-ari ng sasakyan. Ilagay kung anong klaseng pass ang ina-applyan, ano ang pangalan ng LIP locator at lagda na autorisadong kinatawan ng LIP locator. Kumpletuhin ang mga requirements na nakasaad sa forum. Kung kinakailangan, kumpletuhin din ang mga karagdagang requirements para sa mga special cases. Kumpletuhin din ang mga karagdagang requirements para sa mga bagong sasakyan. Lagdaan at punan ang petsa kung kailan nag-apply. Ihanda ang sasakyan para sa visual and operational inspection. Kung nakapasa sa initial screening at inspection, magbayad ng karampatang halaga para sa ina-applyang vehicle pass. Kung hindi nakapasa, ayusin ang mga kulang na requirements o mga accessories na hindi nakapasa sa visual operation inspection at muli magpa-inspect.